Hello guys, this is King and welcome to PinoyTube. So for this video, isi-share ko sa inyo yung result and stress test ng Cherry Mobile Flare Tab Pro. And so, stay tuned guys! Welcome back guys. So ngayon, nakikita nyo naman guys na nanatest ko na siya. Yung pinaka-score na nakuha niya is 92,831. So, in terms of performance, okay naman yung Flare Tab Pro. Maayos naman siyang nagra-run so far sa paggamit ko sa kanya. And so ngayon, ipapakita ko sa inyo yung LCD test ng Flare Tab Pro. Ayan. So sana lang hindi siya masyado malakas. So hinaan ko ng onte. And so kung meron kayong mga tablet or smartphone guys, pwede nyong una nyong gawin is i-download nyo kagad yung AnTuTu Benchmark. Hindi para mag benchmark o para mag mag-test kagad ng gadget or ng tablet nyo or ng smartphone nyo. Bali, gagamitin nyo siya is para makita nyo kung meron bang dead pixel yung screen nyo, kung may mga lamat ba siya or something, ganyan. So, kasi dito, makikita natin sa iba't ibang color na pina-flash niya, kung may makikita kang dot na hindi nagpapalit-palit ng kulay, dead pixel yon guys. So, isa pa. Green. So, swerte ulit ako kasi sunod-sunod na mga nakuha nating mga unit guys, wala tayong nakukuha na may defect. Wala silang mga dead pixel. So, napakaswerte ko. Ayan, so multi-touch. So hanggang 10. So hanggang 10 kamay pwede or 10 daliri pwede sa Flare Tab Pro. So next naman natin is color bar test niya. So, hinaan ko pa. Ayan. So, sa bawat shade, from left to right, so, medyo accurate naman. Kasi nakikita natin yung difference ng color, guys. Halimbawa dito, makikita mo na hindi lang siyang solid na black. So, sana lang nagre-reflect. So, hindi napapansin sa screen. Pero, pag magte-test kayo, guys, tatandaan nyo, mayroon tatlong klase ng black na nandito, guys, sa part na to, sa tapat ng red. Parang dark black, tapos yung parang black, tapos yung isa na parang, yung black na sobrang itim, yung nasa left side, tapos yung black na parang nasa gitna, parang yun yung ordinaryong black, tapos yung nasa right side, yung parang grayish na black naman yung guys. So next natin is sa grayscale. So tingnan natin, bababaan ko pa, sagad na eh. So makikita nyo guys, yan. So kahit sa screen, dito tinitingnan ko siya sa screen ng Mi Max ko, from black, makikita mo yung pinagkaiba ng dalawang klase ng black eh. Kasi nandito yung sa pinakadulo guys, yung pinakamaitim, tapos palight siya ng palight. So, nakikita ko yung bawat diferensya ng kulay. Yan. So, makikita mo yung pinagkaiba. So, horizontal. May difference pa rin. So, dito importante guys yung dalawang dulo. Halimbawa, dito, yung isa yung pinaka-black, tapos meron pa siyang katabi na isa pa. Magkaiba sila ng kulay. Yan. So, pinalit 16 na lines. So, white, nakikita ko yung pinagkaiba. Tapos dito, nakikita ko rin yung pinagkaiba niya, guys. Kailangan mapapansin niyo yung pinagkaiba ng black, na pinaka-black. At saka yung katabi niyang color. Tapos yung sa white, yan. 32. Nakikita ko pa rin, guys, yung pinagkaiba. Sa 64.
Sa 64, medyo kailangan titigan ko ng mabuti. Pero nakikita ko pa rin. Yung sa 64 na to, the greatest. Hindi ko na masyadong makita yun sa baba. Yan. So, nakikita pa rin natin yung pinagkaya ba, guys. So, yan. Yan. So, sana nakikita nyo sa screen kasi ako napapansin ko pa. Sa radiant na red. Yan. Makikita natin na mula pinaka darker na green papunta sa pinaka light. So, ganun din sa blue. So far naman guys, satisfied naman ako sa color grading ng LCD screen ng FlareTab Pro. Tapos next natin is yung stress test. So titingnan natin yung stress test niya. So medyo ipapass forward ko na lang ng onti guys. Kasi matagal to, 15 minutes. So, aandar lang na nga aandar yung workload niya. So, titingnan niya, susubukin niya lahat yung processor at yung GPU ng FlareTab Pro. Kung magbabattleneck ba siya, kung sobrang init, hindi na papalo yung 1.6 GHz, pwedeng mababa na yun dahil mainit na. So, pero upon testing ko to, sa dinami ng mga game na tinest ko sa kanya, hindi naman ako nakakaranas ng heating issue. Okay naman siya. Yan. So, after 15 minutes, guys, natapos na ng FlareTab Pro yung stress test niya. So, sa buong 15 minutes, guys, makikita natin yung CPU performance niya is lagi namang 100%. So, nag-iisa lang yung dito na parang nag-dip sa 1058 mark. Parang dun lang siya nag-dip ng onte. Pero, parang nasa 90 lang yung percent. Hindi masyadong na-bottleneck. Tapos tignan natin yung sa core clock. So yung performance niya puro 100%. Sa core clock naman niya is parang eto lang, dadalawa lang yung dip. Most of the time naman nasa 1.6 GHz siya. So hindi siya nag-heat, hindi siya nag-overheat. Ibig sabihin hindi na ba-bottleneck yung CPU. Laging peak performance siya na 1.6 GHz. Tapos sa battery, okay naman. 90% din. Battery temperature, hindi rin siya masyadong uminit, guys. Oh. Kahit nakatodo na, nasa 20 degrees lang. Tab Pro sa stress test. Okay naman, pumasa naman siya. Minsan sa battery test, guys, iaano ko siya sa performance ng solo ng battery kasi hindi na si-save dito. So, ginagawa ko is piniprint screen ko yung bawat charge na ginagawa ko at yung kung gaano katagal yung duration na ginamit ko siya. So, sa overall performance ng FlareTab Pro,
Saan 2 to benchmark? 92,831. Okay naman siya. Pasado naman siya. Wala tayong na-experience na kahit anong bottleneck dahil sa heating issue. Wala naman siyang kahit anong heating issues. And yung screen naman niya, pasado din sa gamma. Pasok siya mula sa pinakamaputing kulay sa pinakamaitim na kulay. Pasado naman. And sa color saturation niya, okay naman yung color saturation niya. Balance naman. And swerte din ako kasi walang defect yung nakuha kong LCD. Walang bleeding sa kahit ano, left side, right side, sa baba. Wala siyang bleeding na puti. And wala rin ako nakuhang kahit anong dead pixel. So, pasado sa akin yung Flare Tab Pro. Yan. So, kung meron kayong ganitong tablet or meron kayong smartphone, yun nga, mas maganda na itest nyo muna sa unang araw na dumating. Itest nyo nang itest yung mga unit nyo sa Antutu. Yan. Katulad ng test na ginawa ko, kung gusto nyo, para mas makasure kayo na maganda yung product na nabili nyo. Yun. So, sana nabigyan ko kayo ng kahit anong information. Yan. So, if you like this video, guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman, type dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube, signing out. Thanks for watching. Bye!